Binenta ko itong company today because sa tingin ko ay magkakaroon pa ng correction in 18. Gusto ko muna matake advantage yung pagtaas ng share price nito. And kapag bumagsak ulit yung presyo nito, doon ulit ako papasok. Ito yung gagawin kong strategy kapag ako ibabalik na sa company. Now, binenta ko lahat ng aking holdings ito sa SSI today because... Hello guys, i-update ko lamang kayo sa aking portfolio. Today, March 26, 2024, ibebenta ko ng isang hawak ko na kumpanya. Ito ay ang SSI Group Inc. Now, ang aking average price dito ay nasa 2.21 pesos per share. Current share price ay nasa 3.82 pesos per share. And currently, meron akong total returns na 76.71% sa company ito. And 3.58% galing ito sa dibidendo na binibigay ng company. Ngayon kung gusto mong malaman kung ano yung mga rason kung bakit ko binenta ang kumpanyang ito, mag-stay ka lamang hanggang sa dulo and marami kang matututunan dito kung paano ko ito binili and kung bakit ko na ibebenta ngayon. Andito sa completed trades, executed na yung pagbenta natin sa SSI sa presyong 3.86 pesos per share and today ay March 26, 2024. And dito sa ating current portfolio, wala na ang SSI Group. Binenta ko itong company today because sa tingin ko ay magkakaroon pa ng correction in 18. Gusto ko muna matake advantage yung pagtaas ng share price nito. And kapag bumagsak ulit yung presyo nito, doon ulit ako papasok. Ito yung gagawin kong strategy kapag ako ibabalik na sa company. Now, binenta ko lahat ng aking holdings ito sa SSI today because of their free cash flow. Now, ang free cash flow kasi nila ngayon ay nasa 1.3 billion pesos na lamang. And ang average free cash flow ay nasa 1.6 and meron na lamang akong payback time na 7.7 years. So, that's around 3.96 pesos per share. Malapit na siya doon sa intrinsic value na to, no? Another reason kung bakit ko binenta itong company, na kung babalikan natin yung unang rason kung bakit ako pumasok sa SSI, puntahan lang natin itong YouTube channel ko and search ko lamang dito ang SSI. And itong unang nagpa-pop up dito, itong SSI is making the shocking move in the market. So itong video na to, pwede nyong panoorin. So ito yung mga rason kung bakit ako nag-invest in the first place. So ito ay 11 months ago. So ibig sabihin 11 months na ako nag-i-invest sa SSI. Nung nag-invest ako sa company, ang kanyang free cash flow ay nasa 4 billion pesos. And now, nasa 1.3 billion pesos na lamang. So medyo bumaba na yung kanyang free cash flow. And another reason kung bakit binenta ko itong SSI today ay because 11 months ago, ang fair value na nakuha ko dito ay nasa 3.49 pesos per share. And definitely itong company ito ay talagang overvalue na. And also, another information, 11 months ago, ang analyst target ay nasa 3.14 pesos per share and today ay talagang overvalue na siya. No? Ito yung mga rason today kung bakit ako nag-decide na bitawan itong SSI today. Now, ito naman yung mga rason kung bakit ilalagay ko ito ulit sa aking watchlist and kapag bumagsak ulit ang kanyang share price, definitely bibilin ko ulit itong SSI. Sa mga kadahilanan ito, una-una ay because of their forecast, no? So forecast ng mga analyst, ang earnings growth ay nasa 11.5% earnings per share. And also, no, kung papapasin natin dito, yung return on equity ng company ay nasa 17.2%. Now, in terms of their PE ratio, ang PE ratio ng company ay nasa 5 times lamang. Then, definitely, itong company in terms of this valuation, undervalued ang company, no? Pero, for me, masyado nang mataas ang kanyang share price. And that's the reason kung bakit binenta ko siya ngayon also. And another reason kung bakit ilalagay ko ito sa aking watchlist ay because of their financial health. Ang kanyang utang lamang ay nasa 1.39, samantalang ang kanyang cash available ngayon ay halos nasa 4 billion pesos. At mayroong interest coverage na sa 15.8 times. So for the past 3 years alone, sobrang laki ng binaba ng kanilang utang na kinikater. So ibig sabihin yung management ng company nito ay very very effective. Now in terms of dividend, hindi natin ito masyadong maaasahan pagdating sa dividendo na binibigay nila. No, who knows, no, in the next coming 5 to 10 years from now, baka gumanda ang company ito and baka mag-continue na siya ng bigay ng dividend sa kanyang mga shareholders. Nasimula ng 2014 until now, ang
total returns ng company ay down pa rin ng 49.84%. Compared sa SPY, sa index ng US, ay nasa 176% ito, no? And tama lamang na lumabas tayo dito ngayon kasi masyado pang maaga today na i-hold ito ng long term. And I think kapag bumagsak ulit yung share price nito and gumanda ang fundamentals, gumanda yung free cash flow, ito yung ipapalit ko like PLC, no? O kung matagal na kayong viewers ng ating channel, simula ng clinic natin ito noong 2020, tagal na ilang balik na tayo sa PLC, no? Because maganda kasi yung fundamentals and maganda rin siya nagbigay ng dividend. So ito yung gagawin natin na strategy dito sa SSI. And who knows, in the next coming siguro 6 to 11 months from now, baka makabili ulit tayo dito sa SSI. So abang-abang lang muna tayo, no? And I'm very happy today kasi nagbunga yung ating investment. Patience daki talaga sa pag-invest sa ating merkado. And also, kaya nating masikmura yung pagbagsak ng share price ng merkado. Investing is personal. Kung ano yung sa tingin mo na maganda, ano yung sa tingin mo na next coming 5 to 10 years from now, ay naandito pa rin yan. And continuous pa rin natatangkilikin ng consumers. And definitely, maraki ang potential ng mga company. This information is not a financial advice. Do your own research. Do your own diligence. Na pag-aralan lahat ng bagay na mga pinipresent natin dito. Because lahat ng data na pinipresent ko dito sa inyo ay for my personal use, for my personal account. Bago magtapos ang video na to, ako ay nagpapasalamat muna sa inyo. Kasi parang kailan lang, ang subscriber ko lamang ay nasa 5 no, na subscriber. And hindi ko inaasahan na ganito nakatlaki ang aking subscriber base. And asahan nyo pa na patuloy pa akong magbibigay ng mga informative na videos about sa investing. And also ako'y nagpapasalamat sa inyo na mga subscriber ko na patuloy na bumibisit sa aking resort. And maraming salamat sa inyo kasi talagang I'm so grateful na tinatangkilik nyo ito. And maraming salamat from the bottom of my heart because today until March 31 I fully book ang Bora Cabana. And maraming salamat sa inyo because continuous yung tinatangkilik ang aking resort kahit na medyo maliit pa lamang ito. And who knows, in the next coming years ay baka mag-expand na tayo. So ang ginawa ko muna dito guys, bago tayo mag-expand, bumili muna tayo ng mga lupa bago tayo expand kasi nagkakaubusan na ng lupa sa especially dito sa Northern Samar, no? Kasi nagbo-boom nga yung tourism industry. Napaka-importante na you have to acquire muna ng mga lupa bago tayo mag-expand. So ayun yung ginagawa muna natin na strategy. And also ako nagpapasalamat din sa isang subscriber natin na nag-book. So actually nag-book lamang siya ng 2 days and then ang ginawa niya, nag-book na siya for 1 month. So may kasama siyang fiancé niya na taga Australia. So nag-book sila hanggang April 17. So maraming salamat sa pagbisita and maraming salamat dahil nagustuhan mo ang aming mumunting resort. And kung trip nyo na maiba naman ang puntahan, no, try to visit Northern Samar, not only may resort, kahit di mo na i-visit ang resort ko, mabisit mo lang yung Northern Samar, yung ganda ng Northern Samar. Yun lamang yung hinihingin ko para makilala din yung ganda ng Northern Samar. And also guys, no, please visit our new website. So katulad na nakita nyo kanina kung paano ko siya dinemo, ganun lamang siya. And makikita nyo dito yung information ng aming cabana and kung saan makikita ito and yung contact person para makapag-book kayo dito. And maraming salamat again. This is Pesi Warrior Lagen nagpapaalala, invest wisely and see you on the other side.